tema po na ating ibabagi sa inyo ay ito. Kung sino-sino ang kasakasama mo ay ganun ka na rin. Yan po ang tema po natin sa bagay ito. At ang sabi nga po ng ating teksto sa bagay ito, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ngayon mga kapatid, sa umagang ito, lalong-lalo na kayo na mga kabataan. Minsan, hindi po kayo marunong pumili ng inyong mga kaibigan at kung sino-sino lang ang inyong magiging kaibigan. Pero sa umagang ito, nawa ang salita ng Panginoon ay bigyan tayo ng babala upang pumili tayo ng mabuti, upang maging wise tayo sa pagpili ng ating maging kaibigan o maging kasama. Kasi kayo na kabataan, kayo ay pipili balang araw. Pero hindi pa ngayon na pagkatapos ninyong mag-aral. Kapag kayo'y may magandang trabaho na, yun, pili na kayo pumili ng inyong magiging kasama. Kasi ang sinasabi po dito, ang nakikisama sa may unawa, ulitin po ang ating teksto, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. So dito, ibig sabihin, kung sino yung magiging partner mo, kung yung partner mo ay mananampalataya, yung pananampalataya mo rin ay lalong ma-encourage. Pero yung kasama mo, siya ay mangmang, siya ay walang takot sa Diyos, hindi siya naniniwala sa Diyos, malamang magiging ganun ka rin o mahihikayat ka ng iyong kapartner. Kaya dito, importante ang pagpili ng inyong magiging kapartner. Balang araw, pero ulitin ko hindi pa ngayon. Magtapos muna kayo ng pag-aaral kasi mas maganda yung maghirap ka ng ilang taon at magiging maginhawa, magiging maganda ang iyong buhay balang araw. O gusto mo naman maging maganda ang buhay mo ngayon, pero habang buhay, maghihirap ka. Gaya po na mga kilala ko na sila ay biniyaan ng Panginoon ng magandang buhay. Pero hindi nila pinalagaan ang pag-aaral, lakwat sa dito, lakwat sa doon, bulakbul dito, bulakbul doon. So ngayon, ang buhay nila naghirap. Samantalang noon, sila po yung nakita ko na maganda ang buhay nila dahil po may magandang trabaho yung kanilang ama. Pero dahil sila, hindi nila pinahalagaan ang pag-aaral, hindi nila pinahalagaan ang katalinuhan, kundi sinayang nila na nawa yung pag-aaral nila kung kung ginamit nila ito ng gusto, kung nag-aral sila sana ng gusto, sana ngayon may maganda silang buhay. Pero dahil hindi po sila nag-aral ng gusto, wala silang napag-aralan. So, ang trabaho nila ngayon ay puro talaga pagbabanat ng buto. Kaya mag-isip kayo. Mas maganda kung ang kuhulan ninyo ay talino kaysa yung lakas lang. Kasi kung lakas lang, paano kung halimbawa ang magiging kalagayan nyo balong araw? Hindi ko naman pinapanalangin. Paano kung halimbawa maparalyze kayo gaya ng
naging kalagayan ko na na-paralyze ako, buti na lang, mabuti ang Diyos na sa magitan niya, sa tulong niya, unti-unti akong nakaka-recover totally. Dito sa upper body, dito po, maliban lang sa paa, totally nakarecover na ako. Yan ang malaking pinapapasalamat ko sa Diyos. At itong paa ko, siguro naman nakikita nyo na unti-unti nakaka-recover din. At nakita ko ngayon na noon, alam nyo, kapag may harang sa daan, kapag hindi po itinabihan, maaari akong madapa. Kaya noon, talagang naiinis ako kapag maraming kalat, may harang sa daan, na yung daan ko, halos hindi ako makadaan, minsan naasar ako, minsan hindi naiwasan, minsan nag-iinit yung ulo ko. Lalo na pala ganun kasi yung na-paralyze ganun talaga. Kaya sana mag-isip kayo. Kasi hindi habang buhay malakas kayo. Hindi nyo rin hawak ang buhay nyo. Hindi nyo hawak ang lakas nyo. Ito'y hawak ng Panginoon. Kaya sana mag-isip kayo ng mabuti. Na nawa mag-aral kayong mabuti. At sana po kayong nakabataan, lalo na kayong nakabayan, huwag niyong sabihin na ang lalaki ang naghahanap buhay. Uulitin ko na naman yung nasabi ko noon na paano kung halimbawa kayo nga nakapag-asawa at hinahayaan niyo dahil hindi niyo pinalagaan ang pag-aaral, sabi niyo, total naman hindi po lalaki ang bubuhay. Paano? Paano kung halimbawa, gaya yung sinabi ko, na yung isang young people doon sa Tarlac noon, na si Dulce, yung father niya, na kuryente, doon po sa San Sebastian Gateway, doon sa yung signboard doon na Asia 10 Hotel, doon siya na kurinde at doon namatay. At dahil bata pa si Dulce noon, dahil si Dulce siya po ang panganay, yung bunso nila ang liit. At noon, dahil yung mother din niya, hindi po nakapag-aral, hindi po nakapagtapos ng pag-aral, kaya wala po siyang magandang hanap buhay. Kaya noon, hirap na hirap sila. Buti na lang napakabuti ang Panginoon na ngayon naging maayos din ang buhay nila. Pero ang hirap ng buhay nila. Kaya sana kayo na mga kababaihan, kayo na kabataan, kababaihan, mag-isip kayo ng mabuti na nawa pagbutihin ninyo ang pag-aaral ninyo. Pahalagahan ninyo ang pag-aaral ninyo. Amen ba? Nanawa habang ang inyong mga magulang ay masaya sila, nalulugod sila na pag-aralin kayo, then grab that opportunity. Huwag ninyong pakawalan. Kasi pag pinakawalan nyo yan, maaring mawala na sa'yo. At hindi na mabalik. Kasi ang chance, ang privilege, yan po ay mawala. Kaya sana huwag niyong makawalan, kundi gira po niyo. Gaya po yung nakwento ko na sa inyo na kabataan, na di ba yung isang binata na talagang in love na in love, doon sa napakaganda naman, napakatamis ng hindi na dalaga, ay talaga naman talaga na hindi siya makatulong, hindi para kain. Kaya yun, nais niyang mapangasawa. Pero ang problema, nung umakyat na siya ng diligaw, abang tawag nun, hindi angkat ng liyo eh, hindi paabos na niya mamagigan. Ang problema, yung tatay niya, hindi naman istrikto, pero mayroon lang siyang isang kondisyon.
hindi naman siya mapili. Eh, ang sabi niya, tayo na pumunta ko dito para magpaalam sana sa inyo na kung papayagan niyo sana, kung pahintulutan niyo sana, gusto ko kung pakasalan ang inyong mahal na anak. Eh, tumarating na ma, ayan na, kay anak, maganda. Pagtuwa ko na napag-isipan mo. Pero, mayroon lang akong isang kondisyon na kailangan sa'yo. Ang sabi ng tinatanan, ano yung po, tayo. Okay. Madali lang ito, anak. Simpleng-simple lang itong kailangan na to. Kung malalampasan mo itong kailangan mo na to, panaya ka. Pasalan na anak ko. Hindi mo siyang tumulong sa asawa. So, ano po ngayon yung gagawin tayo? Okay, ganito lang, simple. Nakikita mo itong alaga ko na to, ng mga baka. Kasi yung tatay ng babae, yung dalaga na ng kanya mahala, mayroon pong 100 na alagang baka. Ngayon, sabi niya, ano po tayo ang kondisyon dito sa mga alaga nyo? Ano po ba yung gagawin ko? Aalagaan ko ba sila? Papasok ko ba sila? Ay, hindi po, anak. Simple lang yung kailangan ko. Ang kailangan ko lang. Sumunggap ka ng isang buntot ng ating baka. At yun. Palaya ka na. Kapag may nasanggaman ka ng isang buntot. Kaya ganito, pakakawalan ko itong mga baka, pero hindi ko sila bibiglay na pakawalan lahat, kundi isa-isa sa palapasin. Sabi naman ng anak, ng mga binata, nakakatali lang naman, simple lang. Siyempre, lalo na yung dumaan, yung lumabas na yung baka, tingnan niya, anak ko, ang bagal, ang bagal lang ng baka, hindi naman tumatakbo, palabas. Kaya sabi niya, total, sabi ng sabi niya, 100 lahat. Madali lang. Sige lang po tayo. Bakit hindi ka pa sumusugap? Sige lang po tayo. Pahayaan niyo lang. Hindi hanggang 50 lang yung nakalabas, 50 lang yung nakalabas, 50 lang natira. Pero sabi niya, 50, madali pa, marami pa. Sige lang tayo. So, pinakawalan ng ama, hanggang sa naging 5 na lang. Then, sabi niya, sige lang, tal, 5 pa, marami pa yan. Tal naman yung mga alaga mo, hindi naman nagtatakbuhan, at hindi po wild yung mga alaga mo. Mabait, kaya, sige lang. Ngayon, dalawa ulit yung napakulan, 3 na lang. So, sabi niya, lalo na parang habang parating doon sa huli, lalong bumabagal yung paglakad para labas. Kaya sabi niya, dali lang nang pala. Kaya, pinakawalan niya muna hanggang sa 2 na lang. Sabi niya, ayos lang, kahit doon na lang sa huli. Kaya yun, pinakawalan ulit yung pangalawa at yun yung alas na. Nag-ready na siya talagang susunggaban na niya. Pero ang problema, nung palabas na yung kahuli-hulihan, wala pa ng buntot. Ayun. Ang daming tsansa. 99, napakawalan niya. Yung huli, wala pa ng buntot. Kaya yun, hindi siya nakapasa doon sa mga sabi ng tatay, pasensya na. Puro sinasabi yung madali lang. Pero sana na, kung sumanggap ka ng isa kahit doon, sana una, kahit isa lang. Kahit halimbawa, yung una na lumabas, sinanggapan mo na, kahit na pinabayaan mo na, dahil nakasanggap ka na. Kaya, ganun din sa inyo, mga kapatid.
kayo na kabataan, ulitin ko, huwag ninyong pakawalan ang tiyansa. Huwag ninyong pakawalan na ang inyong magagulang ay pinapag-aral kayo. At nawapasalamatan nyo sila na sila'y ginagamit ng Diyos para kayo'y mabigyan ng magandang pinamukasan. Kaya sana pag-ayusin ninyo yung pag-aaral nyo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kabataan, lalo na kayo na kalabaihan, pero hindi na po kabayan ha, lalo na rin, patuloy rin kayo na kalabaihan kasi kayo ang magiging aligi ng iyong tahanan balang araw na nawa ay umiiyak yung apo nyo, umiiyak yung anak ko. Wala akong pambilitay, wala akong biling ang gatas. Pwede bang kayo na lang muna? Sana hindi mo ganun. Kundi kapag umiyak. Tay, alam ko na ang problema niyan. Ma, alam ko na ang problema niyan. Ang problema lang yan, kailangan ng dapat sa mga anak. Ngayon, ito tay, pambili mo. Ito ma, pambili mo. Ang ganda, diba? Ang ganda marinig. At yung sukle, sa inyo na. Meron lang na rin. Ang ganda, diba? Na hindi lang pala yung anak mo. Hindi pala lang yung anak na inaagaan mo. Yung anak mo ang inaagaan mo, ang may merinda, kundi ikaw. Eh, pag ganun naman, talagang tuwang-tuwa siguro yung mga magulang nyo na alagaan. At siguro naman, aayusin nila yung mga anak nyo. Ngayon po ba? Para sana mag-aral kayong mabuti. At dito, mabatid, itong ating piso, ang sabi niya, ulitin po, ang sabi po dito, ang nag-iisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangma ay masusuong sa gulo. So, dito po, ang sabi niya, ngunit ang kasama ng mangma ay masusuong sa gulo. Ang ibig po sabihin dito, yung taong mangmang ay yung taong walang takot sa Diyos, yung taong hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, sino po sila? Ito po yung tao na mahilig magtismis. Na ang minamatyagan nila yung pagkakamali ng isang tao. At kung may nakita sila na pagkakamali ng isang tao, yun yung tinitismis nila. At ingat-ingit kayo rin mga kapatid, ingat din kayo ng mga adults, lalo na sa mga kababaihan, kasi sila po yung madalas na prone ng tismis sa mga umuuan. Alam nyo, yung chismis, walang maganda nga yan, may lulunod. Minsan yan pa ang umpisa ng gulo. Kahit hindi nga ikaw naging chismis, nandoon ka lang, nakikinig. Mamaya, nadamay ka.